Mahiwaga po talaga ang pag-iibon. Ito po ang madalas na nakikita ko o nababasa ko sa mga posts sa FB. Kapag ang kanilang preacher o mga parisan ay naglabas ng kakaibang species. Sino nga ba ang hindi magugulat? Ang parisan mong back-to-back perso ay naglabas ng fisher. O kaya ang parisan mong back-to-back fisher ay naglabas ng perso. Paano po nangyari ito? Mahiwaga ba talaga ang pag-iibon? Ito po ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Sana po ay samahan niyo ako hanggang sa huli upang magkaroon kayo ng idea kung bakit naglalabas ang parisang back-to-back perso o kaya back-to-back fisher ng ibang species. Meron po ako ritong pababa, pastel bayo fisher, cobalt bayo o deep blue bayo perso. Marahil ay magugulat kayo kapag sinabi kong ang kanila pong parents ay back-to-back perso. So, ibig sabihin, silang dalawa po ay magkapatid. Paano po nangyari yon? Meron po kasi akong pinaproject na perso opal. So, ang ginawa ko ay nagparis ako ng deep blue opa fisher. Ipinaris ko sa bayo perso. At naganak po ito ng bayo perso split opa, bali F1 na po ito na hybrid. At itong bayo perso split opa na hybrid ay pinarisan ko ng green perso split blue. At ito nga po ang naging anak nila, yung pastel bayo fisher at bayo perso. So itong pastel bayo fisher at bayo perso, ang tawag po natin dito ay F2. At ang magagamit ko rito para sa susunod na pagsasali ng mutation ay itong bayo perso, sapagkat medyo maganda na rin yung kanyang ulo, medyo sunog na. Ipapares ko siya sa green perso, mas maganda kung wild type. Pero sa panahon ngayon, napakahirap po humanap ng wild type at medyo mahal po ang presyo nito kung meron man. So ang gagawin ko ay hahanap ako ng green perso na sunog ang ulo at ang importante ay hindi related sa kanila. So meron po pala akong video para doon sa mga newbie na hindi pa nakapanood. Mas maganda siguro ay panoorin nyo to, yung vlog number 28, Perso Opaline Project Transmutation. So hindi po mahiwaga ang pag-ibon. At madalas po ay nagugulat ang ilan, lalong-lalo na ang mga newbie, sapagkat hindi po nila alam ang background ng kanilang mga breeder. Hindi po nila alam kung saan po galing. O yung mismong napagkuhanan nila, maaring na-acquired lang din. Yung palang pinanggalingan na parents ay hybrid po pala. So talaga pong magugulat, lalong-lalo na mga newbie, na bakit naglabas ng ibang kulay o ibang species. Yung back-to-back perso ay naglabas ng fisher. O sabi ko nga kanina, yung back-to-back fisher ay naglabas ng perso. So itong mga panako ko rito, yung perso, sigurado ako sa susunod na pagpa-project ko ay maaring maglabas ito ng panibagong fisher. Ang tawag ng ilan dito ay throwback. Galing daw sa mga grandparents nila. So tama naman po sila. Lumabas yung genes na galing sa ninuno nila.
So yung pastel bio ko ay malamang ay hindi ko na siya gagamitin bilang breeding materials. Sapagkat ang goal ko ay makapagpatabas ako ng perso opaline na sunog ang ulo. So malabo nang magamit yung pastel bio. Bagamat ang kanyang genes ay perso at fisher, ay hindi ko na nga siya magagamit. Malamang ay magiging display na lang siya sa aking flight. Gagawin ko na lang siyang foster parents later on kapag mature na siya. So, ang advice ko sa mga newbie, kapag kayo ay kukuha ng ibon o mag-acquire kayo, ay alamin nyo yung parents ng inyong kukuning ibon o yung background nila, kung saan ba sila galing. At kung sakaling naka-acquire na kayo, wala na tayong magagawa, nandyan na yan, nabili nyo na, at naglabas ng ibang species ang inyong back-to-back parblue fisher, halimbawa, ay naglabas ng perso, malamang ay hybrid po ito. Napaka-imposible po na ang back-to-back fisher ay maglabas ng perso kung wala po itong dugo o pinanggaling ang perso genes. Mas maganda siguro na biyakin na lang natin ang ganitong parisan. Alam niyo po, sa totoo lang, kapag hybrid ang ating mga pabuga ay bumababa po ang value nito, maliban na lamang kung high mute ito, no? Kasi usually ang pagsasali ng mutation mula sa species patungo sa isa pang species, ito po ay ginagawa upang isalin ang mga high mute o yung mga bagong mutation na kakaunti pa o yung rare pa. So talagang maganda pa ang value nito. Pero kung ang inyong parisan ay back-to-back fisher, ordinary lang, o back-to-back perso, tapos naglabas ng fisher, ay bababa lalo ang value nito. So sana po ay merong natutunan ng mga newbie. Ginawa ko po itong video na ito upang kahit papano ay magkaroon ng idea ang nagsisimula pa lang sa pagbibreed, upang hindi sila nagugulat at sasabihin nila na mahiwaga ang pag-iibon. So hanggang dito na lang, at huwag po natin kalimutan ang mag-subscribe kung first time nyo lamang po napanood ang aking video, at i-like nyo po ito at i-share upang marami pang matuto ng mga bago lang din pumapasok sa larangan ng pag-iibon. Shoutout nga pala sa mga sumusunod: Celino Belen, Safety Lead Nikon, Walter J, Ang Ibunan ni Omar 26, Angelito Celis, Kabayan BSL TV, David Jan Queno, at Sir Jerry Bata. Salamat po mga sir sa inyong mga suporta. Hanggang dito na lamang po. God bless.